Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? This is new distributor orientation. This is about how you would start a business and paano mo siya gagawin. At the same time, paano ka magsasucceed sa ganitong klaseng negosyo. Ano yung mga ABC to success? Ano yung mga kailangan na attitude na meron ka? Ano yung mga dapat na ginagawa mo para ka maging successful dito? Okay, number one, A. Ayusin niyo po ang attitude nyo. It's very important. Ang taas po ng ratio nang hindi po nagiging successful dito na magagaling na po sa ibang field. Bakit? Kasi we're always thinking na pag magaling ka sa ibang field, nahihirapan ka ng turuan ng mga bagong knowledge na nandito. Kaya you need to be empty cup, sabi nga nila, para po siyang parachute. Ang utak para siyang parachute, mas maganda, ginagamit siya habang nakabukas. Okay? Now, regarding dito ang attitude, you just need to have an empty mind na isipin nyo po na parang bago ka sa ginagawa mo. Kasi nung pinag-aaralan ko, ang dami po magagaling sa sales na nung nag-networking, bumagsak. Bakit? Ang pagkakaiba ng sales sa networking, ang sales, habang hindi mo pa nabibentahan yung binibentahan mo, nandun pa trabaho mo. Pero after mabentahan mo, tapos na. Ang networking, habang pagkabilis sa'yo, pagka-join, dun pa lang po nagsisimula ang trabaho mo. Kaya para po sa akin, ang tip ko lang po sa inyong lahat, have an childlike attitude na intindihin mo anong networking, paano siya ginagawa, ano ang online, paano ang field, yun ang kailangan mong gawin. Ibig sabihin, ang attitude na pinaka-importante lang dito, para po sa akin, enjoy mo yung dinadaanan mo dito kasi it will be a full of adjustment. Kasi on reality, kung ano ang ugali mo, hindi naman ibig sabihin yan ang reality. Kaya lang, naging attitude mo yan kasi yan ang pinasa sa iyong paniniwala. Yan ang nakalakihan mong paniniwala. Parang sa Japan, pag nakabahag ka ng pinggan, maswerte daw kasi umalis yung mga bad spirit. Pero pag sa Pilipinas, pag nakabahag ka ng pinggan, papagalit na ka ng nanay mo. Kaya para po sa akin, kung bago pa lang po kayo sa networking, magpakumbaba po kayo kung sino man po nag-invite sa inyo, learn from them. Umattend po kayo ng mga seminar, kung hindi man po kayo makaka-attend, marami na po mga videos na ganito. Okay? Sunod, believe. Believe kanino? Believe in the products, believe in the company, believe in yourself, believe in the crossline. Kailangan mo pinaka sa akin, pinaka number one tiwala ka sa sarili mo. Kasi kahit maniwala po lahat ng tao na kaya ang business, kung ikaw mismo hindi ka po naniniwala sa sarili mo, it will very hard for you to become successful. It will always start from within. Kung alam mo gusto mong yumaman, dapat naniniwala kang yayaman ka. Kung gusto mong magkaroon ng kotse, dapat ikaw mismo nakikita mo sarili magkakaroon ka ng sasakyan. Kahit wala ka pang sasakyan, kumuha ka ng lisensya. Bahay, gusto magkaroon ng bahay, ngayon pa lang bumili ka na ng mga magazine about sa bahay. Pagbabasa ng magazine na yon, manood ka ng magandang bahay, that's it. Kailangan mo, this is one of the most na pinaka-importante na dapat kailangan mo, magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. And C, commitment. Commitment on your goal. Tip ko po sa lahat ng bago, or sa lahat po, gusto mo, magkaroon tayo ng challenge. Starting ngayon, isipin mo sa sarili mo, this is the first day na ginagawa mo ang networking industry. Magkaroon ka ng commitment na tuloy-tuloy mong gagawin ang pangarap mo, ang ginagawa mo for 2 years straight. Ang nangyayari kasi sa karamihan tao, napagod ng isang araw, isang linggo, nagkupit na. Para meron akong darling na minute. Grabe, 1 month pa lang. 1 month pa lang siya na member ng AIM Global. Gusto na daw niya mag-quit kasi nahihirapan na siya. Sabi ko, teka lang po. Pag nag-quit ka ba, mas dadali ba buhay mo? Hindi ba kaya mo ginagawa ang AIM Global, ang networking? Kasi alam mo na mas mapapadali nito ang buhay mo pag kumikita ka na ng malaki. Guys, don't wish for an easy life. Ang i-wish mo, to become strong. Na i-wish mo, kung saan... Teka lang, ang hirap pala ang gendo. Ah! Kumusta? Ilan ang nanonood natin? 500. Wow! Grabe! Nasaan na tayo? Yun. Become wish. Strong. You need to become strong. Hindi uso sa mundo ko ang iyakin at takbuhin. Hindi niyan masosolve problema mo. Ang pag-iyak mo, hindi yan nakakabayad ng kuryente. Hindi niyan mapapakain anak mo. Tumabang ka ng konti. Magkaroon ka ng kumipit. Sabihin mo sa sarili mo, etong mga problemang ko, dadaan lang to. Etong mga problemang ko, hindi ito magtatagal kasi pati tiklopin ko to lahat. Guys, believe in yourself. Sabi nga nila, God created us on His own image and likeness. Anong ginagawa mo sa sarili yung bakit maliliit na problema lang umiiyak ka? Kung iniwanan ka man ng mahal mo sa buhay or loved one mo, then
just smile. At least hindi ka pa iniiwanan ng sarili mo. At least ang sarili mo, lagi mong kasama. Love yourself. The moment mahalin mo sarili mo, automatic makaka-attract ka ng mga taong mamahalin ka rin. Kasi paano ka makahanap ng taong mamahalin ka kung ikaw nga mismo, sarili mo na, hindi mo pa minamahal. Kumbaga, for me guys, have a commitment on your dream. Sabihin mo sa sarili mo, simula sa araw na to, hindi ko tatantanan ang pangarap ko hanggang hindi ko nakukuha. Kasi guys, yes. Grabe, ang hirap na. Ba't nauubusan ako ng hangin? Kumbaga, for me guys, lahat ng tao na nga, isipin mo, si Thomas Edison, took him more than 1,000 tries para nagkaroon ng ng ilaw sa mundong to. Ang daming ibang tao. Si Michael Jordan, kailangan pa niyang i-reject sa varsity na sabihin hindi ka bagay mag-basketball. Kailangan niyang umiyak ng umiyak para after na tumapang siya, pagiging matapang niya, doon na siya. Naging varsity. He will be the first and last na lumalabas sa court at pumapasok sa court. Si Oprah, sinabihan siya na hindi siya bagay maging host. Isipin mo, ang daming tao na wala akong kilalang naging successful na nung simula gusto nilang gawin yung field nila, tinanggap sila at madali-madali na nag-o. Hindi! Guys, the moment you want something bad enough, ang tanong lang doon, are you willing to make those sacrifices para makuha mo yon? Always remember, Michael Jackson is one of the greatest and king of pop and still now, sobrang galing niya ba ang giniba po niya, hindi po siya naging normal na tao. As early as bata, kailangan niya pong mag-disguise, lalabas lang ng bahay nila, pupunta lang ng grocery, naka-disguise lang siya kasi lagi po siyang pinagkakaguluhan. It's so good and sobrang sarap panoorin yung mga taong successful, but behind those success, hindi nyo rin po alam kung anong mga responsibilidad na ginagawa nila. Or sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibilities. Kaya for me guys, you deserve na maging mayaman. Just be committed. Huwag lang masyadong iyakin. Walang masamang umiyak, pero after umiyak, lalo kang tumapang and matuto ka sa pagkakamali mo. Walang masamang madapa. Ang masama, madapa ng paulit-ulit sa dating lubak. Kumbaga, farming, madapa ka man, at isa susunod sa ibang lubak, okay na yun kasi it is a new learning for you. Okay? Lastly, discouragement. Maraming tao nag-ayos sa networking kasi na-discourage sila. Mag-networking ka or hindi, madi-discourage ka. Hindi lahat ng taxing pinara mo sasakay. Dito nga sa Manila, pinara mo na, tumigil na, tinanong kung saan ka pupunta, hindi ka pa pinasakay. Kumbaga, normal ang discouragement. Kahit saan, humingi ka ng pera sa magulang mo, hindi ka naman lagi bibigyan. Hindi lahat ng kaibigan mong niyaya mong lumabas, sumama sa'yo. Ang discouragement is normal. Bakit nasasaktan tayo minsan na or nahihirapan tayo? Kasi guys, always remember this. Once you're going up, medyo mahirap kasi inoopos mo po ang gravity. Parang ganito, huwag kang mahinayan or manghinaan ng loob na mahirap pinagdadaanan mo kasi the moment mahirap pinagdadaanan mo, nasa tama ka pong track. Ibig sabihin lang, ganito lang siya kasimple. Ang pagbagsak po madali, ang pataas medyo mahirap. Okay? It's common. Nagkakaroon ka ng discouragement at may tinatawag po tayong law of association. Okay lang po kung yung mga dati mong kaibigan, ayaw na po kasi if you're not growing up, if you're not changing friends, you're not growing up. Simple lang po, ganito lang siya kasimple. Kung ang pangarap mo bahay, kotse, ang kaibigan mo ang pangarap, dagdag sweldo, housing, cellphone, hindi na po talaga kayo magtutugma. Kaya huwag ka pong masaktan kung may mga dati kang kaibigan na nawawala, kung may mga dati kang close friends na hindi mo na close, kasi it's common talagang ganun ang mundo na habang umaakyat ka, magkakaroon ka ng new set of friends. Anong gusto mo? Yung mga kaibigan mo na hanggang ngayon hindi mo lang nagpapalit ng pangarap sa buhay? Or gusto mo maghanap ng ibang tao na the same? Or mas malaki pa ang pangarap siya? Kaya, ang lagi ko lang pong ruling dito, some will join, some won't, so what next? Ibig sabihin, SW3, some will join, some won't, so what next? Hindi po sa kanila nakasalala yung pagbabago mo ng buhay, nakasalala lang po walang iba sa sarili mo. Huwag ka rin masyadong maging emotional kasi lahat naman po ng tao, iba-iba gusto. May tao gusto ang pansit, gusto ang bihon, gusto ang spaghetti. Hindi ka naman po umiiyak yung best friend mo, gusto ng spaghetti ikaw bihon. Hindi ka naman umiyak na gusto ng kaibigan mo, ibang foods ikaw iba. It's just common and it's just normal na nangyayari po talaga na iba-iba tao. Ang gusto kaya, tip,
Pag may pre-resentan ka tayo, move forward. Pag may pre-resentan ka, nangako mag-join, move forward pa rin. Huwag na huwag po kayo mag-duduel sa nangako mag-join. Huwag na huwag ka rin mag-duduel sa hindi po nangako mag-join. Kasi hindi po dun iikot buhay mo. Present, 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 present. May mag-join after a month, may mag-join after 2 weeks. May mag-join after 1 year. And it's normal, nangyayari po yun lahat sa amin. Ang pagkakaiba lang siguro ng lahat ng top earners, sa lahat ng mga bago, hindi po kami masyadong emotional. Pag tumanggi, normal, hanap ulit ng iba. Parang ikaw, ilang beses ka naki-CR sa Jollibee, hindi ka naman nag-order. Ilang beses kang sumuot ng damit sa mga pen shop, sa bench, sa guest, kung saan-saan man, hindi ka bumili. And it's common in a business aspect, normal po talaga ang discouragement. Okay? Let A, B, C, D, E. Excitement. Kailangan mo maging excited palagi kasi ito yung magpo-propel sa'yo para tuloy-tuloy mo ginagawa mo. Kaya lagi nga namin sinasabi, if you don't love what you're doing, you will never be successful sa ganun. Kaya the moment na networking ka, be excited sa lahat. Maging excited ka saan? Sa positive at sa negative. Kasi kailangan po sila pareho. Okay, bakit? Ano ba ang positive? Maging excited ka magbabago buhay mo. Maging excited ka na yayaman ka. Maging excited ka na magkakaroon ka ng kotse. Maging excited ka na makapag-travel ka ng iba't ibang bansa. Maging negative, saan ka ma-excite? Ma-excite ka na mai-injan ka. Ma-excite ka na mapupuyat ka. Ma-excite ka na may mga gagawin kang hindi ka komportable. Ma-excite ka na marami ka bago magiging kaibigan. Ma-excite ka na, wow, may chance na magbago buhay mo. Kumbaga, for me, it's part. Hindi po pwedeng puro positive, hindi rin po pwedeng puro negative. Kaya na nakita ang gabi, puro gabi na lang. Kahit anong dilim, kahit anong gabi, darating ang oras, liliwanag din yan. Kahit gaano kalakas ang ulan, darating ang oras, magkakaroon din ng rainbow. Kahit ano pa kalala problema mo, tandaan mo, dinaanan mo yun dati, umiyak-iyak ka pa nga, eh, sabi mo ang hirap ng pinagdadaanan mo, ngayon naalala mo yung pinagdadaanan mo, natatawa ka na lang. Kaya kumbaga, tandaan mo sa mundo to, wala itong permanente. Ang problema mo, hindi yan permanente, kaya just always smile about it and move forward and be a better person dahil sa mga nararanasan. Okay, Doc? A, B, C, D, E, F. Parang pwede palang mag-rap habang nag-rap. Focus! Ano itong focus na to? Focus! Ang ibig sabihin po ng focus, follow one course, follow one course until successful. Guys, the right thing to quit the moment you get your goals. Why? Lahat tayo, we're living what we call in an energy field na tinatawag na Earth. Sabi ko nga, para po tayo nakasakay sa isang spaceship na tinatawag na Earth na naglalakbay siya sa buong mundo. Nandito tayo sa Earth na to, lahat po na nandito is a form of vibration. May tinatawag na slow vibration, may tinatawag na faster vibration. Kasi sa mundong to, technically, wala siyang solid. Kung makikita mo, the tiniest part is atom. Ang laman ng atom ay proton, neutron, electron. Meron doon is gumagalaw siya. Kung makikita mo ang quartz, hindi po siya steady. Lalo, ang solid, sobrang niyang pong bilis gumalaw. Ang liquid, medyo mabagal yung vibration niya. Technically, the moment nagkakaroon ka ng thoughts na gusto mong makuha ang isang bagay, automatic nagbabibrate na siya. Nagbabibrate na siya na ginagawa na niya into a physical form. Ang nangyari sa tao, gusto kong umaman. Okay, sabi mo gusto kong umaman, ibibigay sa'yo, ibabibrate na yan. Binabibrate, ginagawa, okay, gusto kong umaman, gusto kong umaman, gusto kong umaman. Kaya lang nangyari, bilang, ay, parang ayoko na, bago na. Nawawala, bago na naman. Sample. Gusto kong umaman. Nangarap ka ngayon umaman. Nung nangarap kong umaman, biglang nagkaroon ka ng daming problema. Baka nawalan ka ng trabaho, nag-away kayo ng kaibigan mo, pinalayas ka sa bahay nyo. Now, sabi sa kanya ng iba, Joseph, bakit kung kailan nangarap kong umaman, saka ang daming nangyaring pagbabago sa buhay? Sabi ko, yun nga eh, kasi nangarap kang umaman. Kaya ka tinanggalan ng trabaho, tinanggalan ka ng ibang kaibigan kasi inahatid ka na dun sa pangarap na gusto mo. Kaya lang tayo, gusto natin magbago buhay natin pero ayaw natin ang word na change. Ano yung ina-expect mo? Gusto mong yayaman? Mahuhulog na lang sa'yo lahat? Yayaman ka na? Of course, it will never happen. You need to face yung mga bagay na takot ka. You need to face yung mga bagay na hindi ka sanay gawin. And dun po mag-start yung pagbabago kasi ang mangyayari, habang nangangarap ka na gusto kong umaman, gusto kong umaman, gusto kong umaman, hindi yan titigil hanggang yung thought forms maging physically form at pag physically form, that's the time na makukuha mo na. Kaya the moment magkaroon ka ng pangarap, be focused and be consistent about it and make it sure na excited ka palagi kasi ibibigay talaga sa'yo sa mundong to, wala naman hindi binigay eh.
makikita mo lahat ng tao na hindi nila nakuha goals nila, isa lang meron. Tumigil lang sila agad sa pangarap na yun at nawalan lang sila ng tiwala. Okay, Docs. Eh, sunod. Ang bilis naman magsalita. Tama lang. Letter G, goal! Ano tong goal? Just, ang pinaka-importante sa goal, huwag kang mangarap ng masyadong malaki. Example. Ito yung isang pinaka-technical. The moment meron kang goal, ipunta mo, mag-time travel ka papunta sa future. Ano yan? Example. Ako si Joseph Lim, bagong distributor ng InGlobal. Ano ang future ko? Pam! Gusto ko maging top earner ng InGlobal. Gusto ko maging top one. Gusto ko magkaroon ng kotse. Gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko magkaroon ng 400,000 na downlines. Gusto ko magkaroon ng downlines sa Hong Kong, UAE, Singapore, Africa, iba't ibang country. Yun yung tinatawag na future. Ano pa? Gusto ko yung mga tao na pa-picture sa akin. Gusto ko yung tao pag nakikita ko, sinisiga sila, tumitigil. That is the future. Balik ka sa present. Woo! Pagbalik mo sa present, yun ang panghawakan mo araw-araw, hatawin mo na ng sobra yung goal mo. And the moment ginagawa mo yun, 100% makuha mo goal mo. Have a glimpse of your life in the future and balik ka sa present and gawin mo na yung araw-araw na sub-goal. Ano yun? Umataw ka araw-araw. Mag-present ka, matuto ka, mag-explain ganito. Parang gusto mo gumanda katawan, magkaroon ka ng glimpse. Isipin mo malaki chest mo, may abs ka, maganda katawan mo. And after nung balik ka sa present, araw-araw ka na mag-gym. Ang goal mo na lang, hindi na yung weekly, monthly, no. Ang goal mo lang, daily. Just take it one day at a time. Nakita mo naman ang kotse? Ang ilaw hanggang kailan? Mga 10 meters lang naman ang ilaw. Nakita ba nung kotse yung road, ng buong road simula sa start, sa destination mo? Hindi. Ang nakita lang niya yung 10 meters na yun, but because of the 10 meters na tuloy-tuloy, nakakarating sa destination mo. And ganun din po pangarap. Huwag mo masyadong problemahin lahat. Ang problemahin mo lang, humataw ka araw-araw, sipagan mo lang araw-araw, be consistent about it, and boom! Isang araw, yung lahat ng pinapangarap mo, yung glimpse ng future mo, nagiging reality. So again, this is Joseph Lim. Thank you so much, and